Una sa likod, Flicker, and nandun na rin yung Fatal Links of a Flicker na rin itong si 20 August. Pero kumapit pa doon sa may manalikod, Yandere with the kill. Pero the dive na under dito on Team Vietnam. Nandun na rin yung Rough Waves, Phantom Execution from Your Name. Talagang gusto niya magpakilala dito, pero hindi ka makakapagpakilala. Boss, pakilala mo kung sino ka, pero papasok pa, Yandere. Aabutan pa, normal hits lang. And hindi tumama doon yung patalon. 20 August, sinereski na rin. And yung Atlas, papasok with the perfect match. Makaka-survive pa si Your Name. Napakilala nga niya kung sino siya. And it's down para sa side ng Lao. Masyadong nagtagal na yung Lao doon. Yung Vietnam rather. Hindi na rin umabot yung Thalassophobia. Sana ni na makakaligtas sana sa kanya during that opportunity. Pero nakita naman natin kung paano hindi na timing din talaga doon yung pag-flicker out sana na magagamit ni Franco doon. Kaya naman talagang na-timingan ni Nart. Kanina pa na-timingan ni Nart talaga yung kanyang Fatal Links at napapasang-ayon yun para sa Vietnam. Pero ngayon, perfect match and Joe again. Grabe. Second time na makakuha ng Turtle. Andun yung Hook, Nart, and Rearward Manipulation from Agi. Makakatakas pa. Hindi yung lugkit talaga eh. And Oper, papasukin na rin din si Hehehe. Mapipilitan siya mag-rough waves. Pero isa ang makukuha dito ng Lao. Yun yung kailangan abatan ng Vietnam dito eh. Yung paglatag ni Agi ng kanyang Rearward Manipulation. Kasi for an Atlas para makatakas doon, gagastusin mo dapat yung perfect match. Mm-hmm. For Kadita para makatakas doon, gagastusin mo yung ano mo, yung first skill mo. So, kapag ginamit mo yon, knowing na yun pa yung mga pang-engage na skill na meron ka, maaring mahirapan ka on the latter part of the clash. Parang ala na, na-anticipate na ng Lao yung ganitong klase na magiging problema ng Vietnam, and napakalaking sagot nung Real World Manipulation or maski nga nung Void Crystals lang eh ni Agi para doon sa ganun makakasitwasyon, pero may mauhook. Napaganda pa yung hook and hindi makakabloody hang dito si 20 August. Papasukin na rin ni Yandere na makakatina ng mga normal hits niya na nagamit na niya yung kanyang ultimate doon. Pero ngayon ay aatras munang muli ang Lao. Matatagpuan nila doon sa may bandang damuhan. Oh my G, delikado ata dito ang Team Lao. Babackup na rin itong si Your Name. Biston ay nasa may bandang likuran. Phantom Execution para maklear lang na mabilis yung mga minions. Good anticipation para kay Your Name and the mga members ng Team Vietnam ay haatras muli. Pero ang laking problema na ngayon ni Yandere. Napabayaan ang isang 1-1 na ngayon na lang nabuksan para sa ating men's division ng SEA Games, ng 32nd SEA Games. At nakikita natin ngayon kung bakit nga ba halos hindi siya in-open. Oy. Kapag ka napabayaan mo siya sa ganitong sitwasyon, nakakuha siya ng early double kill at ngayon parang napipilitan ng Laos na maghanap ng paraan para i-shutdown siya na halos hindi nila mahanap kasi sobrang kulit na niya. Tapos may off-cam kill na makukuha pa ang Vietnam on to upper dun sa kabila. 8-3 yung score. 2.4k gold lead para sa Vietnam. At talagang pinaparamdam nila yung pagiging dominant nila. Pero ngayon, Yandere na naman! Yandere! Yandere! Naku, naabutan! Binitawan na rin yung kanyang ultimate doon. 6-0-0 para sa isang 1-1. And certainly makukuha muli ng Team Vietnam. Your Name dito ay aatras ng muna. Kaya lang may katapot. Kakayanin nga ba niyang depensa nito? Hindi tumama yung Landshaker. Turret lang ang magiging target. Habang gusto may power rin, nabasag na rin. Oper dito, bibitawan na yung kanyang electrifying beats. Hindi tumama yung taunt. Saka wala pang damage din. Alapay. Napakakunat na ni Joe. Hindi na natin nakikita na parang nag-aalangan na or napipilitang mag-disengage ang Vietnam kapag kami nakikita silang player ng Laos. Maski etong si Your Name, hindi na nagiging problema halos para sa kanila. Kahit si Yandere pa yung puntahan, kayang-kaya na lang niyang isayaw yung ganoong mga dashes na gagawin ni Your Name mamaya sa kanya. At nagiging napakalaking problema nito para sa Laos kasi nagsastart nang mag-convert ang Vietnam. Pinaliliit na nila ng sobra yung mapa na hinahawakan ng Laos at nakakapwesto na si Nart kung saan-saan na kung iisipin mo, hindi naman basta-basta posible kung hindi nila nakuha yung ganitong kalamangan. Saka, kung sa totoo lang, malambot na yung Atlas ngayon eh. Di ba? Ang dali nang i-burst down, pero yung pinapakita nilang aggression, enough yung
posisyonan ni Nard palagi na parang hindi ka pwedeng umaligid kapag nakita mo nakalabas yung posit doon sa katawan kasi maaari kang hulihin agad-agad eh. Oo, oh, may threat kasi ng Flicker Fatal Links eh. Yun yung nakakatakot doon. Lalo ako, na pag galing perfect match. Pero ngayon, andun yung River Manipulation. Tatakas, may dash in with the puncture. Pero si Meow ay mamamatay courtesy of Piston. Habang makakalipan si Yandere dito, dalawa, magiging tatlo, iapat na natin. Noble kill para kay Yandere. Same with Dehehehe. And yung Torres sa gitna, yun na magiging next target. Four members ang wala para sa Laos. Kamuntikan sanang mahanap ng Laos yung posibleng pambaliktad doon sa clash na yon dahil nag-decide na talaga eh. Nag-decide na ngayon or kanina sina 20 August na i-commit na yung Blood Axe or nakapag-cast ng Crossbow of Tang etong si Yandere. And given yung malinaw na kalamangan na meron siya or yung kanina pa nga natin sinasabi na parang necessity i-shutdown etong si Yandere. Naubos na halos doon ang players ng Laos following pa yung rough waves na sinuplement lang naman hehehehe para i-complete talaga yung clash na yun. Completely mapunta sa kamay ng Vietnam. As much as possible din, gusto mo yung bloody hunt ni 20 August, ibibigay mo kay Yandere. Kaso hindi mo mahanap kasi bago pa lang niya makommit, ibinibigay niya na doon sa hindi right target. Binigay niya yun kanina kay Meow. Kaya naman alam niya, okay, wala nang kagat yan, malaya ka na Yandere. Wow, isa sa mga pinakamayaman dito sa laban ito, 9K, pero huhulihin na nila yung setter dito ng Team Lao, mamamatay, courtesy Pehe. Habang si Yandere rin mamamaalam din the process, 20 August, ay makukuha din ang Team Vietnam. Two members actually para dito sa Laos and Vietnam ang mamamatay. Ngayon yung Lord ang magiging target sa may bottom lane habang in top turret naman ay may potential na mabasag. And yun na nga, nakuha na ng Team Vietnam. Same with the middle turret habang si Joe dito makikipagsabayan kay Your Name. Tamang puncture lang and Sword Rose. Pero kasi ang kunat na talaga ng ano ng Fredrin na to eh. Patas lang naman yung naging palitan pero parang nakinabang pa rin talaga doon yung Vietnam. Kaya nga eh, Vietnam ngayon, pinaparamdam lang nila na okay, kahit nakuha nyo sa Yandere doon, kahit na shutdown nyo, siya pa rin yung pinakamayaman, siya pa rin yung pinakamataas na player damage dito. And maaring parang ano lang eh, napalalim lang masyado si Yandere doon, kaya siya nakuha. Medyo kinomit nga nila talaga yung si 20 August ng medyo alanganin kasi nasa pagitan sila ng dalawang tore ng Lao. Given naman na merong malinaw na kalamangan ngayon na hinahawakan ng Vietnam, pero still, they had the Lord in their hands and pinili nilang gumawa ng play na either way, na-maximize pa din yung Lord na hinahawakan nila kasi napilitan yung Lao na late respond dun sa Lord, late mag-clear. So, na-open up yung other lanes. Ngayon, exposed na lahat ng inhibitor turrets ng Laos. After that engage, regardless kung sabihin natin may nakuwang shutdown ang Laos onto yung gold laner nga nila, which is Yandere, at meron pa silang isang na-secure na kill na nagbibigay sa kanila ngayon ng additional na espasyo and tapang kung tuturingin. Kasi nakikita naman na natin ngayon, umaangat na sila Biston, pero yung sa gitna! Uy, Flicker ay nagamit in the Fatal Links. So, go signal na para sa Laos na gumaw or makipagsabayan dahil walang ultimate itong Atlas na to. Pero kasi masyadong malayo din ang Lao eh. Ngayon merong Lord na paparating in 20 seconds. Cooldown din ang Retribution ni Joe pero aabot pa din naman ito doon sa Lord take. Lao ngayon, 15-6 lamang ang Vietnam ng 9 kill score at ng 5K gold. Pero nakikita mo sa Lao ngayon na pwede silang pumalag eh. Ayun, speaking of pagbalag, andito yung perfect match mula kay North. Ilalagay lang nila doon sa kanilang tabi yung Lord na ito. May conceal na gagawin. Yandere dito ay medyo aatras na nga rin. Your Name, hanggat nakita nila si Your Name dito, tiwalang Team Vietnam na masyadong malayo at hindi makakontest. Pero andun yung Fatal Links. Oh. Mabitawan ba? Hindi. Nabitawan na. Pero ngayon si Your Name, andun din sa may bandang likod. Si Hopper! Aatras pero si Hopper! Lilinis namin sa may bandang likod. Perfect match from North. Habang may ipit din, Team Lao dito ay medyo atras na kalipad. Crossbow Tang with a sliver of HP. Makakatakas dito si Agi. 1-4. Your Name ay aatras at back away na muna para sa Team Vietnam. Napakainit ang mga nagigilaman dito. Naging decision na lang dun ni Hopper na iangat yung lane. Nakakita lang naman din siya ng opening na manlikod since meron kang nagre-recall na player para sa ng Vietnam. Pero nonetheless, hindi natin may kakaila na
sa kabila nung napakaraming naging kaganapan doon, angat na angat pa din ang lanes ngayon para sa yes. side ng Vietnam, and they still have the Lord. So regardless kung sino man yun nawala sa kanila at that moment, ngayon makakakuha pa rin sila ng advantage dahil mukhang mauubusan na nila or matatanggalan ng inhibitor turrets ang Lao. Kumakatok ngayon, may perfect match! Perfect match and Fatalix is nilang nahuli doon. River manipulation mula dito kay Agi and Yandere ay nakalipad na naman! Dalawa ganyang magiging target! Double kill para dito kay Yandere habang mapasok triple si Over. Kill! Triple kill! Para sa 1-1 na ito and big snap na